Mga misteryosong discoveries. Octagonal Castle. Ang Castel del Monte o Castle of the Mountains ay isang 13th century na kastilyong matatagpuan sa Citadel, Italy. Ang pinakakaibang misteryo ng kastilyong ito ay ang pagpapahiwatig nito ng number 8 at ang geometrical figure na octagon. Sikat ito dahil sa octagonal geometric na disenyo at octagonal tower sa bawat sulok na ayon sa sabi-sabi ay binuo para sa isang hindi maipaliwanag na dahilan at nagtataglay din ng mga secret codes. Sinasabing ang lugar na ito ay opisyal na hunting lodge ni Frederick, ngunit ayon sa ilan ng kastilyo ay itinayo para sa mga gawaing espirituala. Ang kastilyo ay nakatayo sa tuktok ng Benedictine Monastery na matagal nang nasa lugar kaya maaaring isa ito sa mga dahilan kung bakit octagon ang hugis ng kastilyo. Ang octagonal plan ay malapit sa isang bilog na sumisimbolo sa pakikipag-isa ng mundo sa isang divine energy. New human species. Halos 10 taon na nakararaan noong 1933 ang mga manggagawa sa bayan ng Harbin sa China ay nakadiskubre ng higanting fossilized na bungo. Batid na mga manggagawa ang kahalagahan ng discovery nito kaya nagdesisyon sila na ilihim ang tungkol dito. Dahil ang bansa ay kasalukuyang kinukubkob ng mga Hapones noong mga panahong iyon, ibinalot ng isa sa mga manggagawa ang bungo at itinago ito sa isang abandonadong balon upang mailayo ito sa mga Japanese. Bago siya pumanaw noong 2018, itinuro ng lalaki sa kanyang apo kung saan nakatago ang bungo. Napag-alaman ng mga Chinese researchers kamakailan lang na ang bungo ay nasa 146,000 years old na. At ito ay nabibilang sa isang miyembro ng hindi pa natutukoy na lahi na sinaunang hominid species na binansag gang the Dragon Man at pinangalanan scientifically bilang Homo longi. Ayon sa mga author ng pag-aaral, ang bungo ay naiiba sa lahat ng kilalang Homo species dahil sa magkahalo nitong ancient at modern features. Halimbawa, meron itong malaki at squared na eye socket, ngunit sensitibo sa kabila ng malaking sukat nito. Mahaba at mababa din ito kung ikukumpara sa mas pabilog na bungo ng tao sa kasalukuyan. Gamit ang isang advanced computer software na pag-alaman ng mga researchers na ang cranium at ang ilang pang natagpuan sa lupain ng China ay galing sa bagong uri ng human species na mas malapit sa modern humans kesa Neanderthals. Mga puntod na hinukay muli. Sa lahat ng panig sa Europe, napansin ng mga archaeologists na sa nakalipas na 1,400 taon, may mataas na tendency ang mga taong hukayin muli ang mga libingan at kumuha ng mga gamit mula dito. Matagal nang inuunawa ng mga eksperto ang dahilan ng mga ito at ayon sa isang bagong pag-aaral, hindi ito dahil sa pagnanakaw sa mga puntod na naunang maaring dahilan. Sa isang pagsisiyasat, sa kakatapos lamang na paghuhukay sa mga sementeryo mula sa 5 rehiyon sa Europa, nakumpirma na ang gawaing ito ay nag-uumpisa sa kalagitnaan ng 6th at 8th century. Pinipili lamang ng mga tao ang mga bagay na kanilang kinukuha sa mga puntod na karamihan ay mga brochures at swords, habang kadalasan naiiwan ang mga mamahaling gamit kabilang ang mga bagay na gawa sa mamahaling metal kagaya ng silver at gold. Nakakapagtakang kinukuha din ng mga tao ang mga bagay na malapit ng masira at wala ng saysay o kaya naman ay hindi na magagamit. The Lost Village. Ayon sa French at Spanish historical records noong 1560, may isang Native American village na tinatawag na Sarabay na matatagpuan sa ngayon ay northeastern Florida. Ang lokasyong ito ay matagal na puntahan ng mga archaeologists. Subalit ngayon, inanunsyo ng mga researchers ng northern Florida ang isang discovery na pinaniniwala ang matagal nang nawawalang komunidad sa dulong timog ng Big Talbot Island. Sa mas pinalawak na paghuhukay na inumpisahan noong kahulihan ng dekada 90, nakakita ang grupo na mahigit 50 piraso ng early Spanish at indigenous pottery, gayon din ang ilang burned corn cob fragments, buto, at mga kagamitang yari sa bato at shell. Ang lugar ay pinanirahan ng tribong Timucua na nagsasalita ng Mucama sa baybayin ng Atlantic Coast ng Florida at isa sa mga unang Native Americans na nakainkwentro ng mga mananakop na Espanyol noong 1562. 9,000 years old na kagamitan. Pagkalipas ng 9,000 taon, nag-iwan ang isang grupo ng sinaunang taon ng isang koleksyon ng stone tool artifacts sa Lake Huron. Ayon sa isang bagong pag-aaral, ang mga kagamitan ay yari sa obsidian na pinakamatandang halimbawa ng western obsidian na matatagpuan sa United States. Ang mga kagamitan ay nadiskubre ng mga divers mula sa hindi pa nagagalaw na underwater site bilang parte ng mas malawak na pag-iimbestiga kung paano nabuhay ang isang grupo ng caribou hunters hanggang matapos ang pinakahuling ice age. Naipon ang mga ito sa lupa noong mas mababa pa ang level ng tubig at lumubog naman ang mag-umpisang matunaw ang mga glaciers. Mga inutay tungkol sa underworld. Ang mga excavation sa Yezilikaya Rock Temple, isang high-tide shrine sa makabagong Turkey, ay nagpapatuloy pa rin ng halos 2 centuries na.
Subalit kamakailan lamang nang magkaroon ng breakthrough interpretation ng mga archaeologists tungkol sa isang ancient calendar at mapa ng kalawakan na inukit sa bato. Lumalabas na ang mga Hittites ay naniniwala sa underworld na nagkukubli sa Earth's surface. Inukit sa limestones na tinatayang 3,200 taon na nakalilipas. Ang artwork ay nagtataglay na mahigit 90 paglalarawan ng mga hayop, diyos at mga halimaw. Ang isang silid naman ay nagtataglay ng paglalarawan ng underworld at imahin ng God of the Sword. Bilang karagdagan sa paglalahad ng mga researchers ay may isang symbolic image ng universe na sumasalamin sa cycles at rebirth, kabilang na ang pagbabago ng seasons, gayon din ang araw at gabi. Scotland's oldest animal carvings. Sa kalagitnaan ng 4,000 at 5,000 na taon na nakararaan sa kasagsaga ng Bronze Age, may isang nag-ukit ng imahe ng dalawang deer at tatlong mas maliit na four-footed animals sa ilalim ng isang capstone na tumatakip sa isang puntod na ngayon ay kilala bilang Kilmartin Glen, Scotland. Ang lugar na ito ay nag-iisang batid na archaeological site sa Scotland na nagtataglay ng animal etchings at cap and ring markings na nagtataglay ng central circles at napapalibutan ng concentric rings. May mahigit 3,000 prehistoric carved rocks sa Scotland na karamihan ay cap and ring markings na ginawa sa pamamagitan ng pag-ukit sa bato using a stone tool. Ang presensya ng dalawang uri ng carvings ay nagiiwan ng katanungan kung ano ang kinalaman nila sa isa't isa at kung ano ang kahulugan nito. Bibihira ang prehistoric deer carvings na ito dahil sa buong UK, karamihan ng mga carvings ay geometric at hindi mga figures. Subalit ang kakatuklas lamang na inukit ay hindi may pagkakailang detalyado at masasabing isang species ng usa. Sinaunang island settlement. Pinadali ng makabagong teknolohiya ang trabaho ng mga archaeologists para mag-explore ng mga site at artifacts na hindi pa na-excavate. Isa sa halimbawa, nang kamakailan lamang ay nadiskubre ang isang 6,000 taong gulang na Neolithic settlement sa baybayin ng Croatian coast na natuklasan ng archaeologist na si Mate Parika na unang nakapansin sa lugar habang pinag-aaralan ng isang satellite imagery. Matatagpuan sa silangang baybayin ng isla ng Kurkula, ang settlement ay halos mukhang malawak at mababaw na bahagi ng seabed sa unang tingin. Sa tulong ng isang kasamahan, nagdive si Naparika sa site kung saan niya natagpuan ang pinaniniwalang ancient village na umusbong noong 4,500 BC. Ang nakalubog na pamayanang ito ay nagtataglay ng ruins ng mga stone walls na minsang nagbakod sa lugar. Gayun din ang ilang stone tools at iba pang pang-araw-araw na kagamitan kagaya ng ceramic objects at flint knives. Dagdag pa ang karamihan sa mga Neolithic finds na ito ay ginawa sa loob ng kuweba dahil dito sila dating nanirahan at ang kalagayan ng mga kuweba ay nakatulong upang ma-preserve ang lahat. If ever you like this video, please don't forget to give this video a thumbs up, subscribe to my YouTube channel and ring the bell para lagi kang updated sa aking latest videos.